Pagkatapos nga namin magpa-reserve ng table doon sa kainan, ay mag-iikot-ikot nga muna kami dito sa mga butik-butik dito. Dahil nga maaga pa naman, so hindi pa nga kami gutom. Kaya ayan, magpapagutom nga muna kami. At una nga namin pinasukan dyan ay yung Surplus Boutique. Diyos ko guys, akala ko naman ay mura lang dito. Diyos mio, garapon ay napakamahal din naman pala ng mga presyo dito. At ayan, may nagustuhan nga akong kalda pero hindi ko nga binili at napaka-pricey. Kaya ayan, magsiselfie-selfie na nga lang muna ako dito sa malaking salamin. Dahil nga ang budget ko ay pang ukay-ukay lang. Pagkatapos pumunta naman kami dito sa boutique ng Ben, siya tayo si Sir May napili nga siyang bag na gustuhan niya kasi nga daw si Rana daw yung kanyang body bag na ginagamit kaya yung binili niya. Pagkatapos nga namin dun sa Ben, siya dumaan naman kami dito sa pen shop. So nagtingin-tingin lang kami guys. May nagustuhan nga ako diyang sandals pero hindi ko nga binili kasi nga wala sa budget. At ito naman si Diane, cellphone is life kahit saan talaga. Pagkatapos nga ay pumunta nga kami dito sa Watson dahil nga bibili nga ako ng aking skincare dahil nga ubos na. So dapat nga skincare ko lang yung aking bibilhin diyan guys. Ay pa napadagdag na nang napadagdag at tingnan niyo naman napakadami na at Diyos ko po hulaan niyo kung magkano ang aming nabayaran diyan. Nabudol na naman ako ng malala ni Ate Kate. Grabe. Dumaan nga din pala kami dito sa malaking boutique ng pen shop. Pero syempre, window shopping lang din ulit. Wala din kaming nagustuhan. Kaya umalis din naman kami agad. At tingnan nyo naman yung magkapatid at nandun na sa sulok. Nag-upuan na. Napagod na yata paglalakad. Pagkalabas nga namin doon, ay naglakad-lakad nga din kami ulit. Tapos ayan, may nakita nga si Ate Kate na kulay purple. Kaya ayan, nagpa-picture siya. Dahil nga favorite na daw niya ngayon ay purple. Kaya ayan, picturean natin. Dahil nga supportive tayo, diba? Pagkatapos nga namin dyan, sabi ko pumunta nga kami dun sa mga malalaking Christmas tree at magpapapicture-picture nga kami doon. At tingnan nyo naman guys, ang ganda nga tingnan ng mga Christmas tree dun sa gitna. Nangangamoy Pasko na talaga dito sa SM Batangas. At buti na lang talaga, pagkadating nga namin dito, ay walang masyadong nagpipicture-picture. Kaya ayan, nagkaroon nga kami ng pagkakataon na makapagpicture-picture nga dito sa gitna. So nagpalit-palitan nga lang kami dyan sa pagpipicture dahil nga wala kaming makitang magpipicture sa amin lahat. Kaya ayun, tatlo lang muna kami, tatlo-tatlo, tapos kami ni Sir. Pagkatapos nga namin magpicture-picture doon, ay lumipat naman nga kami dito sa kabila. Tingnan nyo naman guys, ang ganda-ganda rin dito sa kabila, o diba? So hinintay nga rin namin matapos yung mga nagpicture-picture dyan, tapos nagpa-picture nga din kami doon. So napakaganda talagang tingnan guys at talagang feel na feel mo yung spirit ng Christmas kapag nandito ka nga sa SM Batangas. Pagkatapos nga namin magpicture-picture dyan ay umakit nga kami dyan sa second floor. So nagba-window shopping ulit kami dyan guys. At ayan, nandun na nga ako sa my second floor. Ay sinipat ko nga ulit itong Christmas tree sa baba. Tingnan nyo naman guys, napakaganda. Tang taas-taas pala niya. Pagkatapos nga, naglakad-lakad nga ulit kami at nakita ko nga itong Imlovelier. So pumasok nga kami dyan guys dahil nakita ko naka 50% off sila. At ayan, naghahanap nga ako dyan ng hikaw pero dahil wala nga akong magustuhan kaya lumabas na nga lang din kami ulit. Tapos dumaan nga muna kami dito sa CR kasi nga nasa CR na kami. Pagkatapos nga namin mag-CR dyan, ay lumabas na nga rin kami kaagad. Tapos dumaan nga kami dito sa Life Forecast. So gusto nga daw nila magpa-picture kaya ayun, pinagbigyan nga namin dyan at nag-picture-picture nga sila. So 200 pesos nga guys. 4 shots na yon pero malilit lang yung picture. So diba, napaka-expensive. Pero syempre, pagbibigyan natin guys, kung dyan sila sasaya. Maya-maya nga ay dumating na nga itong cashier kaya nagbayad na nga kami. Pagkatapos, ay binigyan nga sila ng isang minuto para mamili nga ng kanilang ilalagay sa ulo tsaka sa kanilang mata. Maya-maya nga lang din, after ilang minuto, lumabas na nga sila, tapos na nga. At ayan, tingnan mo yung kanilang ano guys, picture. So yun lang guys, 200 pesos na yon. O diba, Diyos me, yung marimar. Pagkatapos nga ay bumaba na nga rin kami kaagad sa ground floor dahil nga kami ay nakakaramdam na ng gutom. So babalik na nga kami doon sa mesa. Naglakad nga lang kami ng ilang sandali tapos nandiyan na nga rin kami kaagad. At ayan, pagdating nga namin dyan ay tinanong na nga namin yung mga waiter kung okay na yung table namin. So ang sabi nga ay okay naman daw. At ayan, sabi ko nga kay Ate Kate ay videohan niya yung buong restaurant at iyan nga yung kanyang itsura guys, napakaganda, napaka-aesthetic ng dati. So bagong open nga pala yung restaurant na yan dyan sa SM Batangas, hindi naman sobrang bago guys, parang last month yata nag-opening yan sila. So ang pinaka main dish nga nila ay itong lechon. So diba guys, napakasarap tingnan. At habang naghihintay nga kami dyan sa aming order ay si Ate Kate at saka si Dayan naman ay nagpipicturan. So diba guys, ang sarap tingnan kapag napakasweet nila sa isa't isa't hindi sila nag-aaway. So makaraan nga ang ilang minuto ay dumating na nga rin tong aming order. So ang aming nang in-order dyan guys ay set B na Boodle Fried. So sa halagang 1,259 meron ka ng ganyan kadaming pagkain. Tingnan nyo naman guys, ang dami niya diba. Ang sarap-sarap niya tingnan. At in fairness nga guys, ay napakasarap ng kanilang luto. At namumurahan na nga din ako guys, dahil sa ganyan kadaming pagkain ay 1,259 nga lang siya. Good for 4 to 5 person na yan siya guys. So hirap na hirap nga kaming ubusin niyan. Pero syempre, pinilit nga naming maubos dahil nga sayang. At kung i-rate ko nga siya, 1 to 10, siguro ay 8. Kasi nasarapan talaga ako sa pagkain at hindi ako na-disappoint. Lalong-lalo na yung lechon kawali guys, at saka yung calamares. Pati yung lumpiang sariwa, ang sarap niya guys. At saka yung sauce nila, perfect, ang sarap. Tapos yung suka nila na sinamak, grabe, gustong gusto ko
guys. At sulit na sulit talaga yung kain namin dito, guys. As you can see naman, talagang ang linis ng aming pinagkainan. Meron lang talagang natirang dalawang hiwa na lumpiang sariwa. Hindi na talaga kaya ng aking tiyan. Pero okay lang yan. At least yung iba nga ay naubos. Maya-maya nga lang din yan. Ay kinuha ko na nga yung aming bill at kami nga ay umalis na. So that's it. Wait for part 3.